mga bagyo at marami pang mga sakuna. Pero ang talagang isang bagay na hindi ko makakalimutan, nung mamuno ako ng isang team nung magkaroon tayo ng December 1989 coup attempt, naglaban ng mga sundalo sa Camp Aguinaldo, naglaban sila sa Makati. Si Roilo Golez po, namuno ng team, umasok sa mga larangan, sa mga lugar na nagpuputukan, nagbubumbahan, para iligtas si mga sundalong nasusugatan. At dahilan dito, nakatanggap si Roilo Golez ng isang award sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Philippine National Red Cross. Ito yung Bayani Gold Medal Award na ibinigay sa inyong congressman. At katulad na nasabi ko na, na-elect ako noong 1992, at dito, ginamit ko yung aking karanasan sa buhay para magbigay ng prioridad sa mga bagay na sa aking pananaw ay talagang napaka-importante sa mga tao. Una, yung pagpapagawa ng maraming school buildings. Sunod-sunod po yung mga school buildings na yan, halos lahat ng barangay. Long district pa noon, kaya Barangay San Dionisio, La Huerta, Donggalo, Baclaran, BF at marami pang mga lugar. Marami mga school buildings pinagawa si Congressman Golez at tinanggal ako na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan po ng Paranaque. Record po ni Roilo Golez para sa inyo. Sapagkat naranasan ni Roilo Golez kung paano mabuhay sa isang lugar na ang kalye ay putikan, ang kalye ay maalikabok, binigyan ko rin ng prioridad ang pagpapaayos ng kalye sa Paranaque. Sunod-sunod ng mga kalye ang aking pinasimento. Halos lahat po ng barangay. At ang isa sa pinaka-importante pagpapasimento na ginawa ko ay yung tinatawag na Merville Moonwalk Access Road. Mula sa gate ng Moonwalk, padaan dito sa Merville, hanggang doon sa service road na nung una ay talagang lubak na lubak. Kaya sa dami ng mga pinasimento ko, tinanghal din si Roilo Golez na nagpasimento ng pinakamaraming kalye sa kasaysayan po ng Paranaque. Paglilingkod ko sa inyong lahat dito po sa BF. Re-elected in 1995, landslide, re-elected in 1998, at nung panahon na yan, nagsimulang kinilala si Roilo Golez na landslide king ng Paranaque. At again, ako'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na tangkilik sa akin. Merong term limit. Pagkatapos ang tatlong termino, noong 2001, ako po'y tumigil bilang congressman at nahirang na miyembro ng kabinete. Naging secretary, national security advisor. At bilang national security advisor, napalaban si Roilo Golez sa mga issue tungkol sa seguridad. Pakikipaglaban sa Abu Sayyaf, pakikipaglaban sa mga terorista, mga bombahan, at marami pang mga security issue. Pero pagkatapos ng tatlong taon, noong 2004, nakiusap ako sa presidente. Sabi ko, Madam President, namimiss ko na po yung aking mga kababayan sa Paranaque. Gusto kong bumalik at magsibig muli bilang congressman. Bumalik ako ng 2004 at ako'y tinangkilik niyo muli. Binalik niyo sa Kongreso, naging congressman ulit si Roilo Golez. Maraming salamat sa inyong tangkilik sa akin. Re-elected in 2007 at pinagpatuloy ko yung mga programa na aking sinimulan noong aking unang tatlong termino. Tuloy-tuloy yung pagpapagawa ng mga school building. Dito malapit sa inyo, meron pong isang malaking eskwelahan dito, yung San Agustin Elementary School, dyan sa Barangay Moonwalk sa San Agustin. Noong una, napakasimpleng elementary school ito. Ngayon, isa sa pinakamoderno na elementary school sa buong Paranaque, hindi lamang buong Paranaque, kundi buong Metro Manila. Halos lahat ng school buildings dyan ay naging proyekto ni Congressman Golez. Mga kalye, kung kayo napapasar sa sukat, yan yung sukat. Ang sukat ay makinis na makinis sapagkat yan ay binibigyan natin ng prioridad. Minimaintain yan sa pamamagitan ng pondo na kinukuha ni Roilo Golez. Yung service road, ginagamit yung service road. Pinalad si Roilo Golez na ang Secretary of Public Works ng panahon na yan ay kanyang kaklase sa Philippine Military Academy, si Secretary June Evdani. At dito nakausap ko si Secretary June Evdani, pinakausapan ko siya na kung pwede bigyan ng priority yung ating service road. Sa kabutihang palad, sinagot naman ako ng mahusay na Secretary Dani. Ngayon, ang service road natin ay napakagandang kalina. Hindi katulad ng una na medyo sira-sira. Pero itong bandang huli, meron tayong sinimulang programa
na ngayon ay nakakuha ng atensyon hindi lamang dito sa Paranaque, hindi lamang sa Metro Manila, kundi marahil sa buong Pilipinas. Ito po ay pagpapagawa ng mga covered courts na ngayon ay tinatawag na Golezeum. Si Roilo Golez, katulad ninyo, naglalaro ng basketball nung bata pa. Doon sa Project 3, pag naglalaro kami ng basketball, yung basketball namin, hindi sementado. Walang bubong, kaya napakainit at napakaalikabok. Paminsan-minsan, kami nakakapaglaro sa Ateneo, malapit ng Ateneo sa Project 3. At doon nararamat na natitikman namin kung paano maglaro sa isang covered court. At alam nyo, inggit na inggit kami sa mga estudyante sa Ateneo at kami nangarap na sana magkaroon kami ng covered court sa Project 3. Nakiusap kami sa mga politiko, nakiusap kami sa mayor, nakiusap kami sa mga congressmen na kung pwede bigyan kami ng covered court doon sa Project 3 Quezon City. Pero lumipas ang panahon, awa ng Diyos, walang covered court na dumating, na natiling pangarap yung covered court na yan. Katulad rin ninyo, pangarap nyo magkaroon ng covered court, kaya sinimulan ni Roilo Golez yung programa nagpapagawa ng mga covered court sa 2nd District of Paranaque na ngayon ay tinatawag na Golezeum. Sa ngayon, sunod-sunod na pagpapagawa ho yan. Ngayon, mahigit 32 covered courts na ang natapos ni Congressman Golez. Dito sana, ang isa sa mga una, dito sa Cubic. Kaya lang, sa kasamaang palad, hindi ho tayo pwede magpagawa dito sapagat ito ay isang private lot at hindi pumapayag yung may-ari ng private lot na ito. Pero kung meron sana, kung pwede lang sana, dito ang isa sa mga una. Ang susunod sana ay malaya sapagat meron din lugar doon. Kaya lang, sa kasamaang palad, private lot pa rin. Pero meron tayong good news. At ito ay gusto kong sabihin kay Kapitana Glo Gutierrez. Nakuha na po ni Roilo Golez ang pondo para makapagsimula ng isang Golezeum dito sa loob ng Barangay Merville. At yan ay gagawin doon sa Continental Court, doon sa Merville Park Village. Kapitana, sa pamamagitan ng parating pagpapaalala sa akin ni Kapitana, binigyan ko ng priority yan at yan ay may pondo na. Sisimulan na yan pagkatapos ng election ban, pagkatapos ng election na ito. Ngayon, meron pang sa dami nitong mga covered courts na ito, mga Golezeum na pinagawa. Sinabi sa akin ng Department of Public Works, Congressman, ikaw ngayon ang tinatanghal na nagpagawa ng pinakamaraming covered courts, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Isipin nyo, yan ang record ni Roilo Golez ngayon. Nagpagawa ng pinakamaraming covered courts sa buong Pilipinas. Pero meron pang isang bagay na aking sinimulan pagdating dito sa pagpapagawa ng Golezeum na ito. Yan yung kalidad